Makalipas ang maraming taon mula sa pagkamatay ni Jenny, nanatili ang mga bulong-bulong sa buong pamantasan. Sinasabi ng iba na sinumang magtangkang pumasok sa dating morgue ay makaririnig pa rin ng mahihinang sigaw na tila ba nakakulong ang espiritu ni Jenny sa silid na iyon. Ilang tauhan ang nag-ulat ng mga kakaibang pangyayari. May mga pinto na bigla ang sumasara, mga ilaw na kumikislap, at tuwing gabi, may tunog ng kalmot na tila ba nagmumula sa mga dingding. Isang gabi, may isang bagong janitor na naatasang linisin ang lumang bahagi ng gusali ng ospital. Habang nagtatrabaho siya, narinig niya ang mahihinang iyak mula sa silid. Ang mismong silid kung saan nangyari ang trahedya kay Jenny. Sa kanyang pagtataka, nilapitan niya ang pinto at naramdaman ang nakakakilabot na lamig. Pinakinggan niya ng mas maigi at narinig ang isang tinig, mahina at halos bulong na nagsasabi ng, "Tulungan mo ako." Pakiusap. Nais na niyang tumakbo, ngunit nang tumingin siya pabalik, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid, na tila nag-aanyaya sa kanya. Wala siyang makitang kahit ano kundi kadiliman, ngunit sa kaibuturan ng dilim, nakita niyang may dalawang nanlilisik na mga mata na nakatingin sa kanya. Sa matinding takot, tumakbo siya palabas, iniwan ang mga gamit sa paglilinis. Kinabukasan, nang bumalik siya, kasama ang kanyang supervisor, sarado at nakakandado na muli ang silid, at tila walang bakas na nabuksan ito noong gabi. Ang isa pang usap-usapan, isang grupo ng interns ang napilitang mag-overtime para tapusin ang kanilang mga report sa anatomy lab sa kalagitnaan ng kanilang trabaho. Biglang namatay ang ilaw sa buong pasilyo at ang tanging liwanag lamang ay mula sa kanilang mga cellphone. Isa sa kanila ang nakarinig ng mahina, ngunit malinaw na boses, "Tulungan niyo ako. Ayoko na dito." Naghari ang takot sa kanilang lahat ng isa sa kanila ang biglang lumamig. Ang mga kamay at tila wala sa sarili na nagsalita ng mga salitang hindi naman niya gustong sabihin. Parang may tumutulak sa kanya na hanapin ang silid at hindi niya napigilan ang sariling pumunta doon habang nasa malalim na trance nang makarating sila sa silid. Nakita nilang nakalock pa rin ito. Ngunit sa di maipaliwanag na paraan, bahagyang bumukas ang pinto. Bigla nilang naramdaman ang lamig at ang tila nakakapangilabot na presensya ni Jenny. Kasabay ng pagtunog ng lumang bintana sa loob, bumukas ang pinto ng silid at nakita nilang may mga bakas ng kamay sa loob na tila umaabot mula sa sahig patungo sa pintuan. Sa kasalukuyan, naging tradisyon na sa pamantasan na iwasan ng mga estudyante ang mga pasilyo sa lumang gusali tuwing gabi, lalo na sa paligid ng silid kung saan kinulong si Jenny ng kanyang mga kaibigan. May mga balita pa na sinumang magtangkang pumasok sa lugar na iyon ay makakaranas ng masamang kapalaran, maging pagbagsak sa kanilang kurso. Sa tuwing may bagong pangkat ng estudyante ang nagtatanong tungkol sa misteryosong bahagi ng gusali, pinapayuhan sila ng mga mas nakakatanda na huwag nang buksan ang nakaraan. Ngunit may ilan pa ring magigiting o mapangahas na sinusubukan at kada taon, may ilang natatakot na sa unang pagkakataon ay nakakaranas ng malamig na haplos, mahihinang bulong, o kaya'y boses ng babaeng humihingi ng tulong mula sa kabilang dako ng pinto. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.